Yun mga nagabi guys, bali update ko lang sa mga umorder sa akin na unit, pati yung silencer, kakarating lang, kahapon. Ito. Ito yung first batch na order. Yung bali may coming pa yung mga nahuli sa pila, so bali ginagawa pa. So sa ngayon, ito muna yung dumating na silencer. Yan. So, yung unit pa natin na ito yung PCP. Yung mga nakapila. So, pasensya na muna sa na delay kasi medyo may konting delay lang tayo. 1 week siguro kasi si Ariel medyo na natumba siya doon sa motor kaya nagpapagaling siya ng konti. So yun, update na muna sa mga PCP na ginagawa sa ngayon. May lima dun. Tapos may coming pa na tatlo. So yung lima dun, bali, nagawa na yun. Bali, next week. Bali, matapos na yun. Tapos, i-anodize na lahat. So medyo malayo pa yung pinag-anodize sa namin. Kasi company talaga yung nag-anodize. Hindi siya, hindi sa in-house na dun sa maker mismo ina-anodize kasi bali yung nag-anodize sa kanila talaga is yung company kaya yun yung mga parts na nagawa namin sa mga PCP almost tapos na so medyo na-delay na kami ngayon kasi ngayong week kasi hindi namin inaasahan na si si Ariel is naka bunggo ng naka bike so natumba yung motor niya naka siya may mga gasgas siya sa tuhod so yun nagpapagaling siya at mabuti hindi siya ganun na puruan gasgas lang so next week bike na ulit sa trabaho kaya yung mga nagpapila dun sa unit na to sa unit natin so konting ante-ante lang talaga kasi may mga bagay talaga na hindi natin yun nga sinasabi ko. May mga bagay tayo na hindi talaga inaasahan na dun sa paggawa sa mga aberya. Yun. Hindi talaga natin maiiwasan yun. Katulad ng yung CNC. So, CNC na pinapagawaan. So, yung computer nasira. So, bali 2 days, 3 days yata inayos yun. So, yun, 3 days din na nag-stop yung ano. Kaya medyo may konting delay tayo. Yun yung sinasabi namin na talaga hindi mo maiiwasan talaga na may mga hindi inaasahan na aberya. Pero pag tuloy-tuloy lang talaga yung smooth lang, mataas na yung 3 months. So, yun. Doon lang. Doon lang kami na tagalan. So, mabuti at walang nangyari sa kanya na hindi maganda. Kaya, yun. Next week, black na ulit sa normal lang lahat. Yun. Tapos, dun sa mga nag-order pala ng DBB natin na original. So, yung copy ko dito. So, bali sa, bali next week, meron din paparating sa akin na lima. So, isang 24, dalawang 20, isang 18, isang 22. Yun. So, bali, doon sa mga nauna uunahin ko yun sa mga nauna kasi yung barrel din natin is na-delay rin kaya medyo mahirap sobrang dami rin ng pila natin nasa 20 plus na hindi yun kasama yung lima na paparating dito sa ngayon 20 plus meron pang dalawa na sina meron pang dalawa na humabol so almost nasa basta 20 plus na lahat yan hindi ko na 18mm yung meron doon mga 18mm maraming 24 so sabi sa akin ng maker ni sir sa maker ng DBB gagawa niya ng paraan para at least yung bulto-bulto na doon sa na order sa kanya is masolusyonan na. So, sa barrel nga pala is meron kaming replacement doon. Pag hindi talaga maganda yung tama niya, papalitan namin yun. Pag hindi niya gusto.
wag yung lang gagawin na yung ano yung crown niya at chamber niya. Papalitan yan. Pero sa lahat yata ng nabumili sa akin, wala pa ako ni isang complaint na bumalik. Kung meron man, pwede sa akin i-PM. Salamat pala kay Sir Leonard from Ireland. No? Ireland ba yun? Sa ibang bansa. So, ito kinuha niya ang lahat ng ano, ng gateway ko. Yan. Dami niyan. Kasi wala na akong balak mag-hunting talaga. So, ito, binenta ko na lahat yan. Yan. Mga decoy. Yan. Yan. Dami yan. So, binenta ko na yan lahat. Kasi, interesado dun si Sir sa mga decoy na yan. So, nakatambak ko naman dyan sa taas. So, binenta ko na para at least kahit paano madagdag dun sa pinapagawa natin na bagong receiver para sa personal. So, yung unit ko pala na malapit ang matapos ni Ariel. So, bro, salamat talaga dun sa unit na personal ko kasi malapit ang matapos. So, medyo simple lang siya. May mga kailangan lang gawin na ba dun sa stock na unit. Ito yung stock talaga na unit na standard. Yan. So, may binago lang kami na iba doon. Tapos, yung barrel niya noon is 2.0 na, na DBB. So, yun yung naabagan ko rin. Kasi hindi ko pa yung nasubukan. So, kasi yung barrel na yun is 18mm. So, yung standard namin is, yan, 16mm lang. Yan, ito 16mm itong barrel na to. Yung butas niya dito is 16mm. So, yun, ginawa namin ng paraan. Yung barrel na yon, yung barrel na yon is 18mm. So ang ginawa namin na receiver doon is 18mm talaga. Ayaw ko naman na yung barrel na yon is babawasan, gagawin 16mm para makapasok doon sa receiver na standard dapat. Pero ang sabi ko, gawa natin ng paraan na maging 18mm. So yun, ginawa ng paraan ni Ariel na maging 18mm yun. So meron na kaming ano receiver na 18mm pa 16mm. Ang problema doon sa pinagpapagawaan namin talagang may charge talaga yun. Kaya i-add yun kung butas na gagawin sa receiver mo is 18mm. So yun lang ang ano, yun lang ang maganda doon. Kung gusto mo magpa-customize talaga, meron 18mm na pwede. Yung 18mm na barrel, salpak mo na lang sa loob. Kasi naka-rimmer kasi ito. Kaya sobrang, kung mapapansin nyo sa, ano, sa loob nito, sobrang kinis niya. Kaya naka-rimmer kasi. So yun, yun yung advantage dun sa, ano, sa receiver ko. Basta, pag dumating yun, sasabihin ko naman sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung anong setup. Tapos, ang gagawin namin, meron yung bat sa, ano, pang ano, panglaro talaga. So hindi ko pa alam kung ano magiging outcome nun kasi si Sander na ang bahala dun. Hindi ko pa alam kung ano yung design niya pero inaabangan ko rin yun. Yung barrel niya na 2.0, gustong-gusto ko yung subukan kung ano yung performance nun kasi dalawa lang kami yung ginawa ni maker ng barrel na yun na 2.0. So yung barrel na yun is bagong design sa loob. So, hindi ko pa alam kung ano yung magiging performance ng DBB na yun. So, inaabangan ko rin yun. Yun yung gagamitin ko sa, ano, sa fan shoot dito sa amin na laro. So, malapit na sa April. Maraming invited dito. Yun lang, ang gusto lang namin talaga is makapag create ng sports dito sa amin. Kahit sino manalo, wala kaming, ano, ang importante yung pupunta talaga is mag-enjoy at ang lahat mag-enjoy dun sa laro na in-organize namin. Sana supportahan namin dun ng local government. Tapos PM na rin sa akin ang taga ano yung tourism office dun sa capital. So next, baka March pupunta namin yun para at least kahit kung meron man
meron mo silang maibibigay sa amin doon is idadagdag namin doon sa competition na yun para at least ma-promote yung sports dito sa aming lugar. Kasi first time to na ano nangyari na may gagawin kaming eto yung parang airgun competition dito sa amin. So wala pa halos yung ganun dito. Meron dito mga yung mga live talaga. So ilan lang yung nakakasali kasi talagang bawal naman yung mga legal. So eto pag airgun, eto legal to. Kahit na CO2 lang yan, basta mag-enjoy ka doon, pumunta ka doon. So may mga parapol tayo doon, pwedeng kayong manalo ng mga prizes. Yun yung aabangan natin, pati ako aabangan ko rin yan. So yun lang, i-update ko kayo sa mga na-model dito. Marami na. Bye.